what is occupational therapy? Occupational therapy is essential for people dealing with a chronic condition, an injury that leaves them disabled, and especially for the aging population that's beginning to lose a bit of their autonomy and independence around the house and at work. The good news is there are many aids and adaptive equipment that work in tandem with an occupational therapist to ensure a higher quality of life for these individuals. Occupational therapy helps to improve overall quality of life, especially for those living with disabilities or anyone recovering from a severe injury. During an occupational therapy appointment, you'll learn to use what's known as adaptive equipment to help you remain independent. What is adaptive equipment? An adaptive equipment is any device, tool, or machine that is used to assist with any daily task. Adaptive equipment in occupational therapy helps those with short-term or long-term disability where they may be having trouble performing their normal routine. Quite literally, any piece of equipment that's been adapted to make life easier could be considered adaptive equipment. Adaptive equipment is important in occupational therapy because in order to truly improve the quality of one's life, giving them as much independence as they are capable is key. So, if a tool or device can help them with chores, grooming, and getting on with life, occupational therapy has done its job. Gusto mo bang gumawa ng sarili mong adaptive device sa bahay? Ito ang ilan sa mga halimbawa na magagawa ninyo gamit ang mga karaniwang bagay sa inyong bahay. Ito na ang mga kailangan natin. Isang bote, marker, cutter, kutsara, at foam. Kunin ang kutsara. Kunin ang marker upang markahan ito. Ngayon, kunin naman natin ang ating cutter. Maaari natin itong initin upang mas mabilis natin mahiwa ang plastic. Kunin ang kutsara at sukatin sa butas. Kunin ang cutter at hiwaan ang foam. Kung wala kayong foam, maaari kayong gumamit ng sponge. Ngayon, ipapasok naman natin ang foam sa loob ng bote. Bago natin ipasok ang foam, siguraduhin natin nakatapat ang butas ng foam sa butas ng takip. Maaari mo nang mailagay ang kutsara sa loob ng plastic. Ngayon, hindi na malalaglag ang iyong kutsara. Isa pang alternatibo, gagamit tayo ng tela, toothbrush, at goma. Ilalagay natin ang toothbrush sa dulo ng tela. Susunod, tapos rorolyohin natin ang toothbrush. At ilagay ang goma. Underwear, male and female velcro, sewing kit, at gunting. Gamit ang sewing kit, itahi ang velcro sa hook ng underwear. Mas madali mo nang maikakabit ang iyong underwear. Sangkalan, kutsilyo, angle bar or kahoy, nuts and bolts, screwdriver, at martilyo. Ikabit ang angle bar sa sangkalan gamit ang nuts and bolts. Kunin naman ang kutsilyong may butas na at ikabit din sa angle bar. Screw ito ng maayos upang hindi ito matanggal habang naghihiwa ka. Kumuha ng lumang map. Gamit ang lagari, hiwain ang kahoy sa nais na haba. Kumuha ng hanger at ng pliers. Putulin ang dulo nito at itupi. Dapat ganito magiging itsura niya. Ngayon,
Kakabit na natin siya sa dulo ng kahoy. Ayan. Maaari na natin abutin ang mga bagay nang hindi yumuyuko. Hairnet, sabon, at gunting. Kunin ang hairnet at butasan ito. Dapat kasyang-kasya lang ang kamay ninyo. At ipasok ang sabon. Muna pupulutin ang sabon sa sahig. Damit na may zipper, tali, at gunting. Kumuha ng sapat na haba ng tali. Pasok ito sa zipper at itali ng maayos. Ngayon, hindi ka na mahihirapan hawakan ang zipper. Para dito naman, kailangan natin ay cellphone, yung case nito, female velcro o kapiraso ng tela, gunting, glue stick at glue gun. Kunin ang piraso ng tela at i-fold ito. Sukat sa phone case. Tandaan, huwag tatakpan ang butas ng camera o fingerprint sensor kung meron man. Gamit ang glue stick, ikabit na natin ang piraso ng tela sa phone case. At ganito dapat ang kalalabasan niya. Ngayon, pwede mo nang hawakan ang cellphone mo nang hindi ito nahuhulog. Stress ball, gunting, chopstick at ball pen. Kunin ang stress ball at butasan gamit ang gunting. Palalimin ang butas gamit ang chopstick. Paabot mo siya sa dulo. Pagbutas na, pwede na natin tanggalin at ilagay ang ball pen. O diba, mas madali nang hawakan ng ball pen kapag nagsusulat ka. Baso, sipit at straw. Isipit lang ang clothespin sa baso at ipasok ang straw. Ngayon, hindi na siya gagalaw-galaw sa loob ng baso. Paper clip, lumang pentel pen, tape at gunting. Kunin lang ang paper clip at itupi ng kagaya nito. Pag nakaganito na ang paper clip, lalagay na natin siya sa pentel pen sa pamamagitan ng tape. I-tape natin siya ng maayos nang hindi basta-basta matanggal. Ngayon, mayroon na tayong modified button hook. Mas madali na natin maisusuot ang mga damit natin na may botones sa tulong ng ating modified button hook. Chopstick, sipet, at tape. Ilagay na natin ang chopstick sa sipet sa pamamagitan ng tape. Gawin ito sa magkabilang dulo ng sipet. Ngayon, pwede ka nang kumain gamit ang chopsticks. Tuwalya, kapiraso ng mga tela, at sewing kit. I-fold lang natin ang tuwalya ng pahaba. Tapos, kunin na natin ang tela at ipwesto natin ng paganito at tahiin. Gawin ito sa magkabilang dulo ng tuwalya. Ngayon, mapupunasan mo na maigi ang iyong katawan. Cord stopper at sapatos. Kunin ang cord stopper. Kunin ang sintas at ipasok sa cord stopper. Gawin din ito sa kabilang sapatos.
mas mapapadali na ngayon ang pagsuot mo ng sapatos.